sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Diomanoy Balitang. Isang napakagandang balita. Sunod-sunod na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng groundbreaking ng pabahay sa Bulacan. 315 milyong budget na ospital itatayo sa Belmonte, Bulacan. Mga anti-Marcos, tiyak na iiyak na naman. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos, hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos ng groundbreaking ng pabahay sa Bulacan, 315 milyong budget na ospital sa Bulacan, sisimula na. Ang proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay isang maternity and child hospital dito sa San Jose, Belmonte, Bulacan, kung saan ito'y tatawaging St. Bernadette Maternity and Child Hospital. Ang level 1 at 3 palapag na ospital ay magkakaroon ng 65-bed capacity na sumasaklaw sa kabuuang 3,794 square kilometer ground area. Kompleto sa operating room, recovery room, maternity at isolation facility, clinical laboratory, imagining facility at pharmacy. Ang konstruksyon ng ospital ay sasailalim sa phase 2 sa 2024 na tinatayang nasa 75 million at karagdagang 250 million ang kailangan para ganap ng pagtatapos ng pangunahing gusali na nakatarget na matapos sa 2025. At noon ngang April 19, 2023, ay opisyal nang sisimulan ang pagpapatayo ng ospital na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa groundbreaking ng St. Bernadette Mother and Child Hospital ay sinabi ng mahal na Pangulo, ito po ay isang patunay sa dedikasyon ng ating pamahalaan na pangalagaan ang karapatan ng lahat, lalo na ang kababaihan at ang ating kabataan, sa pamamagitan ng sapat at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng isang community hospital, mapapalapit natin ang pangunahing serbisyong medikal sa mga residente at mapapabilis ang pagtugon at paggamot sa panahon ng pangangailangan. Dagdag pa niya, nagkaisa tayo sa paniniwala na obligasyon ng pamahalaan na alagaan ang kalusugan ng kanyang mamamayan upang panatilihin silang malakas at handang kumayod para maitaguyod ang mga sarili at ang kanilang pamilya at para sa masiglang pagtakbo ng ating ekonomiya. End quote. Hinimok nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health at ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan na magtulungan ng mahigpit sa pagtiyak ng kalidad at napapanahong pagkumpleto ng St. Bernadette Mother and Child Hospital. Ang proyektong ito ay isang patunay na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may tunay na malasakit sa bawat pamilyang Pilipino. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kung katulad lang sana kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga nakaraang president, matagal na tayong tinitingala ng ibang bansa, meaning maunlad na tayo. Ito ang tunay na presidente, may malasakit sa bawat Pilipino.
gaya siya ng kanyang ama, na ang hangarin, maganda ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ka, PPBM! Iyan ang presidente natin na tinaguriang weak leader. Ang mga pinagagawa niya ngayon ay sampal sa taong nagsabing weak leader siya. Totoo yun, mga kaibigan. Sa lahat ng mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sampal tadyak sa mukha sa kanila ito, mga kaibigan, na sinasabing ang ating mahal na Pangulo daw ay mahina. Hello! Saan na kayo mga, kamusta na kayo mga kumag na yun? Dahil kitang-kita natin ang mga pinaggagawa, Continuous Pabahay Program, Build Better More Infrastructures Program, Continuous Drug Information Campaign Program, Philippine Healthcare Program, Upgrade of Educational System of Our Country, Continuous Enhancement of Military Equipments, and many more. And go! Mga kababayan, welcome to the groundbreaking of St. Bernadette Mother and Child Hospital. Formal na po nating sisimulan ang ating seremonya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahin na Representative Florida Robes, Mayor Arthur Robes, Governor Daniel Fernando, DOH Regional Director Corazon Flores, formal na pong binibigay ang ating blueprint sa ating mahal na Pangulo kasama ng ating newspaper upang ilagay sa ating time capsule. Nasasaksihan na po natin ang paglalagay ng mga barya sa loob ng ating time capsule. Ngayon naman po ay ating saksihan ang pagsasara ng ating time capsule. Ngayon po ay formal nang ibinababa ng ating mahal na Pangulo ang ating time capsule. Muli po mga kababayang Pilipino, isang masigamong palakpakan! Ngayon po ang ating nakikita ang pag-aabot ng mga pala sa ating mahal na Pangulo at mga kasama upang tabunan ang ating time capsule. Maraming salamat mo, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating inaanyayan ang ating mahal na Pangulo at ang mga kasama sa ating entablado. Salamat po. Muli po mga kababayang San Josenyo, kababayang Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Muli po, isang magandang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po, palakpakan po natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At sa pagkakataong ito, upang pasimulan ang ating makabuluhang programa ngayong umagang ito, atin pong tinatawagan ang nag-iisang kinatawan sa Kongreso ng natatanging distrito ng lungsod ng Cerro del Monte, iginagalang Congresswoman Florida P. Robes, para sa kanyang pambungad na pananalita at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina po, hindi ako nagsalita ng matagal doon sa ating convention center, sa ating pagpapakilala sa ating mahal na Pangulo. Pero ngayon, bibigyan ko po ng daan ang aking pagpapasalamat sa kanya at higit sa lahat kung paano nga ba nagsimula ang St. Bernadette Children's and Maternity Hospital na ngayon po ay tinawag po ng DOH na Mother and Child. Kung inyong tatandaan, si Ate Kong Rida po ay, ang birthday ko po ay June 27, ina ng laging saklolo. So yon, Mother and Child, kung saan nakayakap sa lahat ng pangangailangan ng isang ina at ng isang anak. Ngayong araw na ito, malugod ko pong pinahahayag sa inyong lahat ang pagpapasalamat ni Ate Kong Rida sa ating kasama
higit sa lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagbigay daan sa pangarap ng mga taga-barangay Gaya-Gaya at Karatig Barangay. Mga kababayan, Ginoo, Binibini at higit sa lahat, pamilyang San Eusenyo, Margot ko pong ipinakikilala. Sabi niya kanina, pangalawa lang po siya sa pogi na Pangulo, higit sa lahat sa kanyang ama, Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay Junior, meron pa tayong kasama ngayon, Congressman Sandro na pogi din. Siyempre, bawal lang. Sabi ko po, Mr. President, Pangulo, sa lungsod ng San Jose del Monte, mahirap man ang buhay, dapat pogi ka at maganda. Yan ang number one criteria. Maganda sa puso, maganda sa kaluluwa at higit sa lahat, maganda sa pananaw ng buhay. Mga kababayan, pamilyang San Eusenyo, malugod ko poong pinakikilala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong pagpakilala ang ating butihing congresswoman ng Lone District Representative ng San Jose del Monte, Congressman Rita Robes. Maraming salamat at alam niyo po, siya ay isa sa pinakamasigasig na nakikita po natin sa ating House of Representatives. At hindi yun po galing sa yung report na yan, hindi po galing sa akin. Yan po ang report na galing dun sa kanyang classmate na sinama ko na si Congressman Sandro Marcos na nandiyan. Ang ating ama ng lalawigan ng Bulacan, ang ating gobernador, Governor Dan Fernando. Ang ating punong lungsod ng San Jose del Monte, Mayor Arturo Robes. Ang ating mga frontline workers, ito po ay dahil ito ospital. Lahat po ng ating mga healthcare workers ay kailangan po natin pasalamatan sa kanilang na sakripisyo, sa kanilang pagtulong, sa kanilang napakabigat ng trabaho na ginawa, na ibinuhay. Marami sa atin ay ibinuhay nila. Kung hindi sa kanilang mga ginagawa, ay marami po sa atin ay pumanaw na. Kaya kailangan natin pasalamatan na paulit-ulit na walang katapusan ang ating mga frontliners, ang ating mga health workers, ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat po na tumulong. Kahit na yung non-medical na tumutulong po dito sa nung nakaraang, lalo na nung 2020 at saka 2021. Kaya po ay binabati ko po sila ngayong araw na ito. Ang ating mga kasama na kawani sa pamahalaan, ang aking minamahal kong mga kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ikinalulugod kong makiisa sa mga Bulakenyo upang pangunahan ang groundbreaking ceremony na ito ng St. Bernadette Children and Maternity Hospital dito sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Ipinagmamalaki kong ipaalam sa inyo na isa sa pasilidad na ito sa mga proyektong pagkakaunlaran ng ating administrasyon, alinsunod sa ating Philippine Health Facility Development Plan. Ito po ang plano na ating ginawa at doon sa mga natutunan natin at ang mga nakita natin pagkukulang sa ating healthcare system noong napakabigat ng epekto ng COVID. Kaya po, hindi lang po yung kagaya, kaya po binabati ko yung ating mga frontline workers dahil po tayo ngayon, dahil sa mga sa kanilang magandang naging trabaho, alam nyo po, pag nakikipag-meeting ako sa lahat ng mga leader, lahat ng mga presidente, mga prime minister, na kahit saan, kahit sa Amerika, kahit sa Canada, kahit sa Europe, lahat nagtatanong, pwede ba kaming kumuha ng workers, no health workers sa inyo dahil sa buong mundo? Ang kauna-unahang hinahanap nilang health workers ay ang mga Pilipino at ang mga Pilipina. Lahat po ng mga prime minister, ng mga pangulo ay nagpapasalamat po sa atin. Kaya tayo naman na naging beneficiary sa kanilang pagsakripisyo ay dapat lagi tayong nagpapasalamat at kilalanin natin ng mabuti ang kanilang ginawang sakripisyo hanggang yung iba ay pumasok sa hindi pa natin kabisado yung COVID noon. Hindi na bali at sila pumunta na lang sa ospital at tinutulungan. Kuminsan sila mismo nagkasakit, yung iba namatay pa. Kaya talagang sila ay naging bayani sa ating pagharap ng hamon ng COVID. Ito po ay isang patunay sa dedikasyon ng ating pamahalaan na pangalagaan ang karapatan ng lahat.
lalo na ang kababaihan at ang ating mga kabataan, sa pamamagitan ng sapat at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng isang community hospital, mapapalapit natin ang pangunahing serbisyong medikal sa mga residente at mapapabilis ang pagtugon at paggamot sa panahon ng pangangailangan. Ang level 1 na hospital na ito ay maglalaman ng 65 hospital bed, pati na rin ng mga halagang pasilidad tulad ng operating room, recovery room, maternity, isolation facilities, clinical laboratory, imaging facility at pharmacy. Kaya naman, hinihimok ko ang Department of Health at ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na magtulungan upang matiyak na maitatayo ang ospital na ito sa itinakdang panahon at itinakdang kalidad. Sa puntong ito, nais ko ring pasalamatan ang lokal na pamahalaan sa taus-puso nilang pagsuporta nito sa pambansang programang pangkalusugan. Gayon din, hinihikayat ko ang pribadong sektor at ang propesyong medikal na suportahan at isulong ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan tulad sa larangan ng serbisyong medikal at pamumunuan sa infrastruktura pangkalusugan, lalo na sa mga malalayo at sa lahat na komunidad. Nagkakaisa tayo sa paniniwala na obligasyon ng pamahalaan na alagaan ang kalusugan ng kanyang mamamayan upang panatilihin silang maguyod ang mga sarili at ang kanilang pamilya at para sa masiglang pagtakbo ng ating ekonomiya. Bilang inyong Pangulo, isa ito sa ating mga prioridad na makapaglatag ng mahusay at abot-kayang programa ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ngunit, kinakailangan natin ang suporta mula sa lahat ng panig ng lipunan, sa pamahalaan, pribadong sektor, sa ating mga mamamayan upang maging matagumpay tayo, magiging matagumpay tayo sa miting ito. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng malakas na pangangatawan ng mamamayan, maitatag natin ang isang progresibong Pilipinas kung saan walang mapapabayaan at walang may iwanan sa ating pagtahak tungo sa mas maginhawa, mas ligtas na pamumuhay sa dadating na panahon. Para sa kalusugan ng bayan, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.